Mommy, bakit po may mga tao dito? Sino po sila? Tanong kaagad ni Luisa sa kanyang ina nang makapasok siya. Ah, anak, mga kasosyo sila ng daddy mo sa negosyo natin. At pumunta sila rito para dalawin ng daddy mo. Paliwanag ng ina ni Luisa sa kanya. Ganun po ba? Anak din po ba nila yung bata na masungit sa labas? Inosenteng tanong niya sa kanyang ina. Hindi mapigil ni Dolores na mapangiti sa anak. Bata pa lang si Luisa. Para na itong dalaga dahil matangkad ito at maputi. Yes, baby. Kaya behave ka lang ha. Baka magalit ang batang yun kapag maglilikot ka. Sabi ng kanyang ina na agad naman niyang ipinagtaka. Bakit naman po? Wala naman po siyang karapatan na magalit dahil sa atin naman ang bahay na to. Hindi naman to sa kanila. Nakangusong tanong ni Luisa sa ina niya. Basta, dito ka lang ha. Soon anak ay maiintindihan mo rin kung bakit sila nandito. Mahinang sabi ni Dolores sa anak niya. Nagtataka man si Luisa ay sinawalang bahala na lang niya. Mabilis na lumipas ang mga araw, naging buwan at naging taon. Dalaga na si Luisa at binata na si Cleo. Matagal na nirahan si Cleo sa ibang bansa kasama ang lola niya sa Amerika. Doon muna siya pinatira ng magulang niya para doon mag-aral hanggang sa makatapos siya sa kurso niya. Habang si Luisa naman ay tapos na rin sa kurso niya. Masaya siya dahil pinayagan siya ng magulang niya na kumuha ng kursong gusto niya. Busy si Luisa sa kakatingin ng mga damit ng may mabangga siyang tao. Kaagad naman siyang humingi ng tawad sa nabangga niya. Nang mag-angat siya ng tingin, ay saglit pa siyang natulala nang masilayan ang gwapong mukha ng lalaki na nasa harapan niya. Okay ka lang, miss? Tanong ng lalaki kay Luisa na kaagad ikinakurap niya. Dahil pati ang boses nito ay parang hinihipnotismo siya. Oo naman. Okay lang ako. Alanganin siyang umiti sa lalaki at ginantihan din naman siya ng lalaki ng ngiti nito. Pwede ko bang malaman ang pangalan mo para magkita man tayo ulit? Pangalan mo nang itatawag ko sa'yo. Nakangiting sabi ng lalaki. Ha? Sure, why not? I'm Luisa. Just call me Esa. Nakangiting sabi ni Luisa. Nice name. It suits you. Nakangiting ganti ng lalaki kay Luisa. By the way, I'm Leon. Or call me Lee in short. Hi Lee, nice to meet you. Nakangiting bati ni Luisa sa binata. Nice to meet you, Miss Beautiful. Puri ni Leo kay Luisa na kaagad namang ikinapula ni Luisa. You're cute while you're blushing. Mas lalo pang namula si Luisa dahil sa pagpuri ni Leon sa kanya. Hindi naman mapigilan ni Leon na tingnan ang kabuuan ng dalagang kaharap niya. Napakasimple kasi nito. Halatang mayaman pero walang kaarte-arte sa katawan. May sasabihin pa sana si Leon nang tumunog na ang cellphone ni Luisa. Wait lang ha. Sasagutin ko lang tong tawag. Paalam ni Luisa kay Leon. Tumangulang si Leon kay Luisa at lumayo na ang dalaga. Nakangiting pinagmamasdan ni Leon ang dalaga mula sa malayo habang may kausap sa cellphone. Ang gaan ang pakiramdam niya sa dalaga at gusto niya itong makilala pa ng husto. Nang makabalik si Luisa sa kinaroroonan ni Leon, ay kaagad nang nagpaalam siya rito na uuwi na siya dahil tinawagan na siya ng mami niya. Wala namang nagawa si Leon kung hindi ang tumango sa dalaga. Gusto pa sana niyang makasama itong maglibot sa mall pero hindi pwede. Lalo pa tinawagan na ito ng kanyang ina. Pero bago ba ito makaalis, ay kinuha niya muna ang cellphone number nito para matawagan niya ito pag uwi niya mamaya. Nakaagad namang pinagbigyan ng dalaga. Saan ka ba galing? Kanina pa naghihintay sa iyong daddy mo. Bungad ng ina ni Luisa sa kanya nang makauwi siya sa bahay nila. Bakit daw po? Tanong ni Luisa sa ina. Hindi ko alam. Basta hinahanap kanya dahil masasabihin raw siya sa'yo. Nang makalapit si Luisa sa ama, ay kaagad siya nitong pinaupo. Bakit po dad? Hinahanap niyo raw po ako? Magalang na tanong ni Luisa sa ama niya. Oo. Gusto ko lang sabihin sa'yo na nandito na sa Pilipinas ang anak ng kasosyo ko. At gusto kong pagpunta nila rito ay tratuhin mo siya ng mabuti. Dahil nakatakda ka ng ikasal sa kanya. Seryosong sabi ng ama ni Luisa sa kanya. Hindi naman kagad nakagalaw si Luisa sa kinauupuan niya dahil sa narinig. Anong ibig niyong sabihin? Anong ikakasal? Huwag naman po kayong magbiro ng ganyan, dad. Hindi po magandang biro yan.
naiiyak na sabi ni Luisa sa kanyang ama. Totoo ang sinabi ng daddy mo anak. Bata ka pa lang ay naka-arrange ka na sa anak ng kaibigan namin. Natatandaan mo ba yung bata na pumunta dati dito na sabi mo masungit? Siya ang lalaking naka-arrange sa'yo. Malumanay na sabi ni Dolores sa kanyang anak. Pero ayoko naman pong makasal, ma'am. Dad, bata pa ako. Gusto ko pang i-enjoy ang pagiging malaya ko. Please naman, huwag niyo namang gawin sa akin to. Umiiyak na pakiusap ni Luisa sa kanyang magulang. I'm so sorry, Iha, pero nakaset up na ang engagement party niyo na magiging asawa mo. Mahinahon na sabi ng kanyang ama sa kanya. Wala nang nagawa pa si Luisa sa gusto ng ama niya. Matapos makausap si Luisa ng mga magulang niya, tahimik na umaagos ang luha niya dahil sa sakit. Ayaw niya kasing ikasal sa lalaking hindi naman niya mahal. Pero ano bang magagawa niya kung ang daddy niya na mismo ang nagpa siya? Patuloy lang siya sa pag-iyak nang tumunog ang cellphone niya. Kaagad naman niya itong sinagot na hindi man lang tinitingnan kung sinong tumatawag sa kanya. Hello? Sino to? Mahina niyang sagot sa kanyang cellphone. Hey, good evening. Umiiyak ka ba? May nangyari ba sa'yong masama? Tell me. Tila nag-aalalang sabi ni Leon sa dalaga. Leon, ikaw ba to? Oo, ako to. Pasensya ka na kung naistorbo kita. Gusto ko lang kasing marinig ang boses mo. Kahit hindi nakikita, ay alam ni Leon na nakangiti na ngayon si Luisa. Bakit mo naman gustong marinig ang boses ko? Napatigil na sa pag-iyak si Luisa at natuon na ang atensyon kay Leon. Wala lang, bigla lang kitang na-miss. Nakangiti niyang sabi. Ewan ko sa'yo. Nakangiti ring sabi ni Luisa habang hindi mawala-wala. Sa labi niya ang ngiti. Tumagal pa ang pag-uusap nila ng ilang oras. Kung hindi nalubat ang cellphone ni Luisa, ay hindi pa sila titigil sa pag-uusap. Kahit papaano ay gumaan ang pakiramdam ni Luisa nang makausap niya ang binata. Halos araw-araw ay nagtatawagan si Leon at si Luisa. Pero tinatago nila sa magulang nila dahil sigurado silang magagalit ang mga ito sa ginagawa nila. Palihim din silang nagkikita kapag wala ang magulang ni Luisa sa kanila. Tinatakasan niya ang mga bodyguards na itinalaga ng daddy niya para bantayan siya. Ano? Nakalabas ka na? Nandito na ako sa hindi kalayuan sa bahay niyo. Sabi ni Leon nang tawagan niya si Luisa. Papalabas na ako. Dito ka na pumarada sa tapat ng gate namin para mabilis lang ako makasakay. Dali-dali namang lumabas ng gate si Luisa at kaagad nang sumakay sa kotse ni Leon na naka-parking na sa tapat ng gate nila. Nagtawanan pang dalawa nang magtagumpay silang makatakas sa mga bantay ni Luisa. Sa tambayan nila sila palaging pumupunta. Walang ibang nakakaalam nun kung hindi si Luisa lang at si Leon. Sa bawat araw na magkasama si Luisa at Leon ay sinusulit nila ang bawat oras. Ang nasa isip nila baka bukas ay hindi na sila pwedeng magkita pa. Tahimik na nakatingin si Luisa sa dalampasigan. Tahimik lang din si Leon na nakatingin sa babaeng unti-unti nang bumibihag sa puso niya. Gusto sana ni Leon na si Luisa ang makasama niya habang buhay. Pero hindi na pwede dahil ikakasal na siya at hindi niya pwedeng suwayin ang magulang niya. Hindi na namalayan pa ni Leon na nakayakap na pala siya kay Luisa na hindi naman tinutulan ng dalaga. Sana, ikaw na lang siya. Bulong ni Leon kay Luisa. Mahina pero dinig niya ang sinabi ng binata. Sinong tinutukoy mo? Tanong ni Luisa kay Leon pero imbis na sagutin siya nito ay pinaharap siya ni Leon sa kanya at tinignan siya ng diretso sa mata. I like you. Unang kita ko pa lang sa'yo gusto na kita. At habang tumatagal mas lalo pang lumalaki ang pagmamahal ko sa'yo. Seryosong sabi ni Leon sa dalaga. Hindi naman makapaniwala si Luisa sa narinig niya. Hindi niya alam na may gusto rin pala si Leon sa kanya. Takot at sayang nararamdaman niya. Pero nang maisip ang magulang niya, ay pinanghinaan kagad ng loob si Luisa. At kahit anong gawin niya ay alam niya sa sarili niyang wala na siyang kalayaan. At kahit ganun, ay pinili pa rin niyang pagbigyan ang nararamdaman ng puso niya. Mahal din kita. Mahinang tugon ni Luisa kay Leon. Tila nag-echo sa pandinig ni Leon na gusto siya ni Luisa. Gumuhit sa labi niya ang napakatamis na ngiti. Unang pagkakataon na kinilig siya.
Agad na niyakap niya ang dalaga at hindi na nila namalaya na naglapat na pala mga labi nilang dalawa at parang uhaw na uhaw sa bawat isa. Binitiwan lang nila yon ang labi ni Luisa nang pareho na silang kapusin ng hininga. Pangakong aayusin kong lahat para palagi na tayong magkasama, mahal ko. Mahinang bulong nila yon sa dalagang kayakap. Hindi alam ni Luisa kung anong ibig sabihin ng binata at hindi na siya nagtanong pa. Basta ang alam niya, pareho silang may tinatagong dalawa. Mula nang magkaaminan si Luisa at Leon, ay nasundan pa ang lihim na pagkikita ni Leon at Luisa. Pero sabi nga nila, walang sekreto ang hindi mabubunyag. Lahat ay may hangganan. Dahil sa report ng dapat ay bodyguard ni Luisa ay lihim pala siyang pinasusundan ng kanyang ama. Nang malaman ng magulang ni Luisa na nakipagrelasyon siya sa iba, ay kaagad na nagalit ang kanyang ama. Ilang ulit ko bang sasabihin sa iyo na hindi ka na pwedeng magmahal ng iba? Dahil ikakasal ka na. Kaya hiwalayan mo ang lalaking yan kung ayaw mong may gagawin akong masama sa kanya. Pagbabanta ng ama ni Luisa sa kanya. Franco, tama na yan. Pagsita ni Dolores sa asawa niya. Pero matalim lang siya na tinignan ni Franco. Kaya kaagad din siyang natahimik. Huwag kang mangingialam, Dolores. Gusto ko lang ipaalala sa kanya na may nakatakda na para sa kanya at hindi na magbabago yon. Galit na sabi ni Franco. Hindi rin masisi ni Dolores ang asawa niya dahil kahit siya ay gusto niya rin makita na nasa mabuting kalagayan ang anak niya. Dahil sa ginawa ni Luisa ay pinarusahan siya ng ama niya. Kinuha ni Franco ang cellphone ni Luisa at inoff yon para wala nang makakakontak pa kay Luisa. Hanggang sa dumating ang engagement party nila ng lalaking naka-arrange sa dalaga. Sa loob ng kwarto ni Luisa, ay tahimik siyang umiiyak. Mugto na ang mata niya at hindi siya kumakain pag may dinadala ang maid na pagkain sa kanya. Senyorita, kumain na po kayo. Siguradong magagalit na naman si Don Franco pag nalaman niyang hindi ka kumakain. Pakiusap ng katulong kay Luisa. Manang, bakit po ganun? Nagmahal lang naman ako. Bakit mayroong mga magulang na silang nagdidesisyon para sa anak nila? Wala ba kaming karapatan na pumili sa gusto namin? Umiiyak na tanong ni Luisa sa kanilang katulong. Umupo sa kama ang kanilang katulong at pinagmasdan siya. Lahat naman tayo ay may kalayaan na pumili kung sinong gusto natin, iha. Pero ang ginagawang pagpili ng iyong ama sa lalaki na gustuhan niya para sa'yo ay patunay lang na mahal ka niya. Alam namin at alam ko kung gaano ka kamahal ng iyong ama. Kaya niya ginagawa yan dahil ayaw niyang pagdating ng panahon, mahihirapan ka. Dahil alam niyang mamahalin at hindi ka pababayaan ng pamilyang pinili niya para sa'yo. Malumanay na sabi ng katulong nila. Kahit umiiyak at sumasakit na ang mga mata niya sa kakaiyak, ay hindi pa rin siya tumitigil. Sobrang nasaktan siya sa ginawang pagkontrol ng kanyang ama sa kanya. Nag-alala ng husto ang ina ni Luisa sa kanya, kaya pinasok na niya ito sa kwarto ng dalaga. Halos madurog naman ang puso ni Dolores nang makitang anak na mugto ang mata dahil sa kakaiyak. Anak, bakit mo ba pinaparusahan ang sarili mo? Naiiyak na sabi ng ina ni Luisa sa kanya. Bakit ba hindi maintindihan ni Daddy na may iba akong gusto, Ma'am? Mahal kong boyfriend ko. Ayoko pong makasal sa lalaking hindi ko naman gusto, Ma'am. Tulungan mo naman ako, please. Umiiyak na sabi ni Luisa sa ina niya. Sobrang sakit ang nararamdaman ni Dolores na nakikitang nagkakagano ng anak niya. Halos mabaliw naman si Leon sa kakakontak niya kay Luisa. Pero hindi talaga niya ito makonta kaya naisipan niyang puntahan ito sa bahay nila. Pero pagdating niya ron, ay halos wala siyang makita na taong pwedeng mapagtanungan. Sarado kasi ang malaking gate sa bahay nila. At kung aakyat man siya, siguradong mapapahamak siya dahil may mga guards na nasa loob. At alam niyang pag nalaman ng lahat na pumunta siya ron, dahil kay Luisa ay siguradong hindi siya papapasukin. At baka pagbintangan pa siyang magnanakaw. Yun kagad ang pumasok sa isip ni Leon. Kaya umuwi na lang siya na hindi nakakausap si Luisa. Maghanda ka dahil bukas ay may pupuntahan tayo. Nakangiting sabi ng ina ni Leon sa kanya. San po tayo pupunta? Tanong niya sa kanyang ina kahit alam niya na kung saan ang pakay nila.
bukas ng engagement party niyo ng magiging asawa mo. Tumangulang si Leon sa ina at iniwan na niya ito sa sala. Agad na lumungkot ang ekspresyon ng mukha ni Anna. Alam niyang napipilitan lang ang anak niya sa gusto nila ng asawa niya. Pero hindi na sila aatras pa. Sa bahay ng mga Villamore ay naging busy ang lahat sa paghahanda para sa gaganaping engagement party ni Luisa at sa mapapangasawa nito. Naka-arrange na ang lahat at ang mga imbitado ay malalaking tao sa bansa at mga kasosyo ni Franco sa negosyo. Ang pagiging busy ng lahat ang kinuhang tsansa ni Luisa para makatakas sa engagement party nila at nagtagumpay naman siya dahil walang ni isa man ang nakapansin sa kanya. Habang nagbibihis si Leon ay tumunog ang cellphone niya. Tinignan niya ang caller at hindi ito nakaregister sa phone niya. Nakailang ulit pa itong tumunog bago niya ito sinagot. Hikbi lang ng isang babae ang naririnig niya sa kabilang linya at nang banggitin itong pangalan niya ay halos lumukso sa tuwa ang puso ni Leon nang sa muli ay narinig niya ang boses ng babaeng namimiss na niya. Leon, tulungan mo ko. Puntahan mo ko dito, please. Umiiyak na ani nito. Nasaan ka? Pupuntahan kita. Tarantang sabi ni Leon. Nang malaman niya ang kinaroroonan ni Luisa, ay kaagad siyang umalis sa bahay nila na hindi nagpapaalam sa kanyang ina. Nang makarating sa kinaroroonan ni Luisa, ay kaagad niyang ikinulong sa bisig niya ang dalaga. Humagulgol naman ang iyak si Luisa sa dibdib ni Leon. Nang guminhawa ang pakiramdam ni Luisa, ay saka palang tinanong ni Leon ang dalaga kung anong nangyari at hindi niya ito makontak. Tumulo ulit ang luha ni Luisa. Pero agad din niya itong pinunasan at sinabi kay Leon ang nangyari. Hindi makapaniwalang tumingin si Leon kay Luisa. Hindi niya alam na may dinaramdam pala ang dalaga. Hindi niya kasi nakikita sa mga mata nito ang lungkot dahil palagi itong nakangiti sa kanya. Tulad ni Luisa ay naka-arrange din si Leon kaya alam niyang nararamdaman ang nobya niya. Sasama ka ba sa akin kung sakaling nga alis ako? Tanong ni Leon kay Luisa. Nakatingin lang si Luisa kay Leon na seryosong nakatingin din sa kanya. Aalis ka? Tanong ni Luisa sa binata. Oo, kung sasama ka sa akin dahil tulad mo, naka-arrange din ako kaya kung sasama ka sa akin, ngayon din aalis na tayo dito. Lalayo tayo sa pamilya natin. Pero paano kung hanapin nila tayo? Ayokong may mangyaring masama sa'yo, Leon. Hindi mo alam kung anong kayang gawin ni Daddy pag nalaman niyang ikaw ang kasama ko. Maimpluwensyang tao ang magulang ko, Leon. Kaya magagawa nilang lahat ng gusto nila. Maparusahan ka lang pag sumama ako sa'yo. Umiiyak na sabi ng dalaga. Wala akong pakialam kung anong kaya nilang gawin sa'kin. Pag nalaman nilang ako ang kasama mo, ang importante lang sa'kin, makasama ka. At hindi maikasa sa lalaking gusto nila para sa'yo. Mahal na mahal kita, Luisa. At gagawin tong lahat para sa'yo. Kaya pumayag ka na. Please, sumama ka na sa akin. Bubuo tayo ng sarili nating pamilya. Para pag dumating ang panahon na magpakita tayo sa magulang natin, hindi na nila tayo mapaghihiwalay pa. Lalo na kapag may anak na tayo. Mahabang sabi ni Leon. Walang nagawa ang dalaga. Pumayag si Luisa sa gusto ni Leon. Kaagad na silang umalis na walang dala na kahit na ano. Nagkagulo naman sa bahay ng mga Villamore dahil sa pagkawala ni Luisa. Halos basagin na ni Franco ang lahat ng babasaging gamit nila dahil sa galit niya. Franco, tama na yan. Halos maubos man ang lahat ng gamit natin dito sa kwarto. Ano ba? Sigaw ni Dolores sa asawa niya. Kita mo nang ginawa ng anak mo. Nilagay niya ako sa kahihiyan. Ang pamilya natin. At hindi ko ito matatanggap, Dolores. Sisiguraduhin kong pagsisisihan niyang ginawa niyang to. Galit na sabi ni Franco na wala namang ibang ginawa si Dolores kung hindi bantayan ang asawa niya. Nang tinignan nilang CCTV sa buong bahay ay doon nila nalaman kung saan ito dumaan. Napapikit na lamang si Franco habang hagod naman ni Dolores ang likod niya. Hindi siya makapaniwalang ginawa talaga yun ng anak niya. Lumipas pa ang mga araw hanggang sa ilang buwan na ang lumipas mula nang magtanan si Luisa at Leon. Pero hanggang sa mga oras na yun ay wala pa rin balita ang ama ni Luisa kung nasa na ang anak niya. Wala pa rin balita, sir. Mukhang hindi basta-basta ang kasama ngayon ang anak mo.
Dahil kaya nilang itago ang sarili nila nang walang nakakaalam. Paliwanag ng private investigator kay Franco. Sige, pero gawin mo pa rin ang utos ko. Huwag kang tumigil hanggang sa makita mo kung nasan sila ngayon. Masusunod po, sir. Sige po, aalis na po ako. Tumangulang si Franco kaya umalis na ang private investigator nila. Ilang buwan ang nakakalipas. Hindi ka pa ba napapagod sa kakahanap sa kanila? Matagal na silang wala, Franco. Pabayaan mo na sila. Kahit ano pang ginawa ni Luisa, anak pa rin natin siya. Patawarin mo ng anak natin. Pakiusap na sabi ni Dolores sa asawa niya. Hanggat hindi ko sila makita, ay hindi ko titigilan ang paghahanap sa kanila. May diing sabi nito. Habang sa bahay naman nila Leon, ay kausap din nila ang private investigator nila na inutusan para hanapin si Leon. Sa tingin ko, wala dito sa Maynilang anak niyo, sir. Parang lumayo na sila rito para siguradong hindi sila matutuntun. Sabi ng napag-utusan ng ama ni Leon. Sige, ilang buwan na rin naman ang nakakalipas. Maaari ka na munang huminto sa paghahanap sa kanila. Malumanay na sabi ni Edgardo sa kausap. Okay po, sir. Pag may kailangan po kayo, tawagin niyo na lang po ako. Tumangulang si Edgardo sa kausap at umalis na ito. Huwag mo akong tignan ng ganyan. Ginawa ko lang ang dapat para sa anak nating si Leon at mahal ko siya dahil nag-iisa lang siya. Kaya alam kong naiintindihan mo ko, hindi ba? Naiintindihan kita. Pero paano ba natin ipaliliwanag kay Dolores at Franco ang lahat? Alam kong matalino si Franco. At alam kong maiintindihan niya kung ano man ang magiging desisyon natin. Napabuntong hininga na lang si Ana habang nakasandal sa balikat ng kanyang asawa. Wala na akong magagawa kung yan ang desisyon mo. Ang kailangan na lang natin gawin ngayon ay sabihin sa kanila ang desisyon natin. Malumanay din na sabi ni Ana na kaagad namang sinang-ayunan ni Edgardo. May bisita ka sa salas, sila Ana at ang asawa niya. Malumanay na sabi ni Dolores sa asawa niya. Sige, susunod na ako. Iniwan ni Dolores ang asawa niyang nasa malayo pa rin ang tingin habang nakaupo sa kanilang terrace. Nang makbaba si Franco, ay umupo kagad siya sa harap ng mga bisita nila. Kumusta ka na, Franco? Alam kong hanggang ngayon ay hinahanap mo pa rin ang anak mo. Umpisa ni Edgardo. Paano mo naman nasabi yan? Oh, come on, Franco. Mula ng pagkabinata natin hanggang sa graduate at magkaasawa ka, kasakasama mo na ako. Kaya kilala kita mula ulo hanggang paa. Alam ko ugaling meron ka. Kung tutuusin, naig ko pa ang kapatid na kahit paborito mong brief ay alam ko. Patutsada na Edgardo sa kaibigan niya. Alam kong nangihinayang ka. Hindi lang naman ikaw, pati kami nangihinayang. Dahil alam niyo kung gaano namin kagusto ang anak niyo para sa anak namin. Pero ano pang magagawa natin kung nilayasan na tayo ng mga anak natin at sumama sa mga gusto nilang makasama habang buhay? Sabihin mo na nga kung anong gusto mong sabihin, hindi yung andami mo pang dada. Diretsyong sabi ni Franco, agad namang napangiwi si Edgardo matapos marinig ang sinabi ng kaibigan niya. Gusto ko nang wakasan ang kasunduan natin. Hayaan na lang natin ang ating mga anak sa kung saan sila masaya. At hindi ibig sabihin na wala na tayong kasunduan ay magbabago sa pakikitungo natin sa isa't isa. Ganun pa rin tayo at hindi na magbabago yon. Eh ano pa nga bang magagawa ko? Sumuko ka na eh, kaya sige. Maiksing sabi ni Franco, parang nabunutan ng tinik sa lalamunan si Dolores nang makumbinsin Edgardo ang asawa niya. Napangiti na rin siya habang nakatingin sa dalawa na seryosong nag-uusap. Wala talagang makakahigit sa pagkakaibigan ng dalawa, sabi ni Ana habang nakatingin din sa dalawa. Tama ka, at hindi na magbabagong turingan nilang dalawa. Sa lugar kung saan sila Luis at Leon ay masaya sila, kahit simple lang ang pamumuhay nila. Nung una ay medyo nahirapan sila, pero kalaunan ay nakarecover din sila dahil pareho naman silang may tinapos na kurso. Nagtrabaho bilang arkitekto si Leon sa isang kumpanya. Mabuti na lang at natanggap siya nung nag-apply siya. Dahil kung hindi, siguradong gugutumin sila ni Luisa. Nakakatulong din sa kanila ang maliit na pera ni Leon sa ATM niya. Mabuti na lang at nakapag-withdraw siya sa Maynila bago sila lumayo. Mahal, hindi mo ba naisip na bumalik sa pamilya mo? Alam kong nahihirapan ka rito dahil hindi ka sanay sa mahirap na buhay. Sabi ni Leon kay Luisa na ngayon ay nakahiga sa dibdib niya. Basta, kasama lang kita.
Hindi na baling naghihirap ako. Basta ikaw ang kasama ko, masaya na ako. Madamdaming sabi ni Luisa kay Leon. Dumungaw si Leon sa labi ni Luisa at pinatakan nito ng halik. Mahal na mahal kita, Luisa. At hindi ako magsasawang mahalin ka. Huwag kang mag-alala. Gagawa ko ng paraan para makapag-umpisa tayo ng kahit maliit lang na negosyo. Para pag may anak na tayo, ay may maipapamana tayo sa anak natin. Nakangiting sabi ni Leon kay Luisa. Mahigpit naman na napayakap si Luisa sa asawa niya. Oo, asawa na niya si Luisa. Dahil nagpakasal silang dalawa ng may kasalang bayan sa napuntahan nila. Kahit simple lang ang kasal nilang dalawa, ay masaya naman sila na nagsasama. Nagdaan pa ang ilang buwan at naging taon. Unti-unti nang nakaipon si Luisa at Leon. Nakapagpatayo na rin sila ng maliit na sari-sari store na siyang pinagkakaabalahan ni Luisa habang nagtatrabaho si Leon. Ano mahal, okay lang ba ang kita mo? Hindi ka ba nahihirapan? Kung nahihirapan ka, sabihan mo lang ako para makapagdagdag tayo ng tauhan natin. Tanong niya sa kanyang asawa. Ano ka ba? Okay lang ako. Tsaka nandiyan naman si Manang Jelay at Mayete para matulungan ako. Kaya kaya pa naman. Huwag ka nang mag-alala sa akin. Ikaw ba? Kamusta ang trabaho mo? Balik na tanong niya sa kanyang asawa. Okay naman at maraming pumuri sa mga gawa ko. Kasama na doon ang anak ng boss namin kaya aasahan kong sa susunod na buwan eh may increase ng sahod ko. At madadagdagan na naman ang ipon natin para sa ipapagawa nating bahay. Nakangiting sabi ni Leon sa asawa niya. Alam mo, sobrang proud ako sa iyo na ikaw ang pinakasalan ko. Dahil hindi ka lang mabait at matalino. Mapagmahal na asawa at maalaga ka pa. Higit sa lahat, proud ako na nagkaroon ako ng asawang sobrang sipag sa trabaho. Kaya mahal na mahal kita eh. Mahal din kita, mahal. At lalo pa ako magsusumika para sa mga pangarap natin. Sabay yakap niya sa asawa niya na ginantihan naman ni Luisa. Marami ang pumupuri kay Leon dahil sa galing niya. Talaga namang ikinakatuwa ng kumpanyang pinagtatrabahuhan niya. Kaya mahal na mahal siya ng boss nila. Lalo na ang anak nitong babae na pabalik-balik sa kumpanya para lang magpapansin sa kanya. Madalas pa nga siyang tinutukso ng mga kasama niya sa trabaho dahil sa anak ng amo nila na halata naman kasing may gusto ito sa kanya. Leon, may lakad ako eh at wala akong driver. Pwede bang ikaw na muna mag-drive para sa akin? Don't worry, ilang oras lang tayo doon. Babayaran kong oras na sinamahan mo ko. Please? Pakiusap ni Cindy sa binata. Ilang oras po kaya tayo doon, ma'am? Hindi po kasi ako pwedeng matagalan ng uwi, ma'am. Naghihintay po kasi ang asawa ko sa akin sa bahay. Mahinahong sabi ni Leon. Ganun ba? Sige, maghahanap na lang ako ng iba. Sorry. Mabilis na tumalikod si Cindy kay Leon dahil ayaw niyang makita ng lalaki na nasasaktan siya sa pagtanggi nito sa kanya. Napabuntong hininga naman si Leon na nakatingin sa papalayong babae. Alam niyang nasaktan niya ito pero sinabi niya lang ang totoo. Ayaw niyang umasa ito sa kanya kaya niya yun sinabi. Habang sa opisina naman ng daddy ni Cindy, namumula ang mukha niya dahil sa hiya niya sa sarili at kay Leon mismo. Sinabi ko naman sa iyo na huwag si Leon. Hindi mo siya madadala sa mga pa-charming-charming mo dyan. Sabi ng daddy ni Cindy. Bakit hindi niyo sinabi sa akin na may asawa na pala siya? Maktol ni Cindy sa kanyang ama. Natawa naman ang kanyang ama sa kanya. Paano ba yan? Matutuloy na siguro ang date niyo ni Mateo. Wala ka ng dahilan pa para tanggihan ako ngayon. Nakangiting sabi ng kanyang ama. Nakasimangot na umupo sa sofa si Cindy at hinarap ang ama. Uuwi na lang ako ng US. Ako na lang ang magbabantay kay Granny kesa makipag-date dyan sa Mateo mong yan. Sagot niya sa kanyang ama. Naiiling na lang ang chairman ng umiti kay Cindy. Okay, kung yan ang gusto mo. Pagtatapos ng ama niya sa usapan nila. Hindi alam ng lahat ang totoong pamumuhay nila Luis at Leon. Kaya minsan ay minamaliit sila ng mga tao. Pero baliwala naman kay Leon ang lahat dahil alam niya kung ano't sino sila ng asawa niya. Pinakita ni Leon ang ginuhit niyang layout sa isang building na itatayo ng kumpanya na sinang-ayunan naman ng lahat. Ang galing mo talaga, Leon. Puri ng kasama niya sa trabaho. Kaya gustong-gusto ka ni Ma'am Cindy eh dahil gwapo ka na, mabait pa't masipag ka sa trabaho. Kaya ayun, patay na patay sa iyo ang anak ng boss natin.
sabi ng kanyang mga kasama. Napailing na lang si Leon. Alam niyang may gusto sa kanyang anak ng amo niya pero wala talaga siyang amor dito. Dahil si Luisa lang talaga ang gusto ng puso niya. Hindi na pwede pare dahil may asawa na ako. At mahal na mahal ko ang asawa ko. Lalong hindi ko siya ipagpapalit sa iba. Mahinahong sabi ni Leon. Hindi agad nakakibo ang kasama ni Leon sa trabaho. Ang akala kasi nila ay binata si Leon. Dahil wala naman itong binabanggit sa kanila. Talaga ba pare? May asawa ka na? Eh ba't hindi mo naman sinabi sa amin na may asawa ka na pala? Panay pang reto namin sa'yo kay Ma'am Cindy. Tapos may nagmamay-ari na pala sa'yo. Hoy, sayang naman. Nangihinayang na sabi ng kasama niya na si Ramil. Hayaan niyo't ipapakilala ko kayo sa kanya. O kung may free time kayo mamaya, sumama kayo sa bahay namin. Ipapakilala ko kayo kay Luisa. Luisa palang pangalan niya. Mabait ba ang asawa mo pare? Tanong ulit ni Ramil kay Leon. Ngumiti lang si Leon sa kanila bago tumango. Kinahapunan ay sumama nga ang mga kasama ni Leon sa kanya sa bahay nila. Nadatnan pa niya ang asawa na nagluluto ng banana cue sa may kusina. Nandito ka na pala mahal. Tamang tama, luto na tong banana cue na niluto ko. Nakangiting sabi ni Luisa kay Leon. Niyakap ng mahigpit ni Leon si Luisa. Sa kanya ito hinalikan sa labi. May bisita pala ako mahal. Mga kasama ko sa trabaho. Gusto ko raw nilang makita. Hmm? Eh bakit naman? Sagot naman kagad ni Luisa kay Leon. Eh gusto nilang makita kung gaano kaganda ang asawa ko eh. Bulong ni Leon sa tenga ng asawa na nagpataas ng balahibo ni Luisa. Ikaw talaga bulero ka. May gusto ko lang gawin eh. Natatawang sabi ni Luisa na ikinangisi rin ni Leon. Matapos ilagay ang niluto sa plato ay nagtimpla ng juice si Luisa para sa mga kasama ni Leon. Saka nila ito din nila sa may maliit nilang sala. Busy sila Ramil sa pagkukwentuhan nang dumating sila Luisa at Leon. Napatulala pa ang mga ito nang makita si Luisa. Makikita sa mga mata ng mga kasama ni Leon ang sobrang paghanga sa asawa niya. Kaya proud siyang ngumiti sa mga ito. Ah, mahal. Silang sinasabi ko sa iyo mga kasama ko. Si Ramil, si Jordan at si Ronnie. Mga pare, siya si Luisa, ang pinakamamahal kong asawa. Pakilala ni Leon sa asawa niya. Hi Luisa. Bati ng tatlo kay Luisa. Ah, hello din sa inyo. Nakangiting bati rin ni Luisa sa kanila. Halos malaglag ang panganang tatlo nang umiti si Luisa. Kaya naman pala patay na patay si Leon sa'yo Luisa dahil ang ganda-ganda mo pala. Manghang sabi ni Ramil. Oo nga Luisa, sobrang ganda mo. Segunda ni Jordan at Ronnie. Agad na nangamatis ang mukha ni Luisa dahil sa pagpuri ng mga kasama ni Leon sa kanya. Mamaya na kayo mag-usap. Kumain na muna kayo nitong banana cue. Sakto at marami ang niluto ko. Ayos, tamang-tama't gutom na ako. Mababawasan ang gutom ko nito. Nakangiting sabi ni Ramil. O sige na, kain lang kayo dyan. Meron pa dun sa kusina mahal. Maiwan ko muna kayo ha. Magtitimpla lang ako ng juice para sa kanila. Kaagad naman na tumango si Leon sa asawa niya. Alam mo pare, kung kasing ganda ng asawa mong asawa ko, siguro palagi ko itong babakuran. Eh baka kasi madali pa ng iba, mahirap na. Natatawang sabi ni Ramil. Pero in fairness pre ah, sobrang sweet mo sa asawa mo. Dahil mabait pala to, bihira na lang ang asawa ngayong hindi mabunganga. Natatawang sabi pa nito. Puno ng tawanan at asara ng bahay nila Leon sa mga oras na yon dahil sa kalokohan ng mga kasama niya. Hanggang sa nagpaalam na ang mga ito na uuwi na. Baka kasi hinahanap na sila ng mga asawa nila. Naiwang nakangiti si Leon at Luisa sa isa't isa habang tinatanaw ang mga kasama niyang naglalakad pa uwi sa kanila. Mula noon ay hindi na narinig pang muli ni Leon ang mga kasama niya na tinutukso siya ng mga ito na may kinalaman kay Cindy. Nagpapasalamat rin siya at hindi na muli pang nagpapapansin sa kanya ang anak ng amo nila. Nalaman niyang pupunta na pala ito sa ibang bansa para alagaan doon ang kanyang lola na nagkasakit. Umaasa pa rin ang magulang ni Leon na isang araw ay makikita at uuwi pa rin sa kanila ang anak nila. Pero nagdaan ng isang taon ay hindi pa rin nila ito natutunton. Mahal! Gising! Malakas na sabi ni Luisa sa asawa na natutulog habang inaalog-alog niya ito. Pero umungo lang ito na ikinairita ni Luisa. Leon! Gising sabi! Naiiyak na sabi ni Luisa.
Kaya agad na napabalikwas ng bangon si Leon sa kinahihigaan niya. Mahal, bakit? May problema ba? Antok na sabi ni Leon. Gusto kong kumain ng pakwan. Naiiyak na sabi nito. Ha? Eh mahal, anong oras pa lang ba? Gabi pa oh. Sabay tingin ni Leon sa orasan na nakasabit sa may ulo na nila. Dahil sa sinabi ni Leon ay umagos ng gusto ang luha ni Luisa. Hindi niya alam kung bakit siya nagkakaganon. Basta ang gusto niya lang ay makuha niya ang gusto niyang kainin. Okay, okay. Huwag ka nang umiyak. Maghahanap ako sa labas ng pakwan. Hmm? Baka nandyan pa yung nagtitinda ng pakwan sa labas. Lambing ni Leon sa asawa niya. Pinahid kagad ni Luisa ang luha niya at mahigpit na niyakap si Leon. Kahit nawiwirduhan sa inaasal ng asawa, ay hindi na lang nito binigyan ng pansin ni Leon. Lumabas siya at naghanap ng pakwan sa labas. Mabuti na lang at meron pang nagtitinda ng prutas sa labas. Kaya nakabili siya kagad sa gustong kainin ng asawa niya. Nawala na rin ang antok niya kaya habang nakatingin sa asawa ay ginawa na lang niyang hindi niya natapos na trabaho sa opisina. Masayang nilantakan ni Luisa ang pakwan na binili ng asawa niya para sa kanya. Habang si Leon naman ay naiiling na lang na nakatingin sa asawa na para bang wala nang bukas kung kumain ng pakwan. Dahan-dahan lang. Baka naman mabulunan ka. May dalawa pa dyan kung gusto mo pang kumain. Tinatlo ko ng binili ko para hindi ka na maghahanap pa pag nagkulang ka. Salamat mahal! Dahil nagduda na si Luisa sa kalagayan niya, ay mas pinili niyang wag magsalita habang palihim na gumamit ng piti. At nang makita ang resulta, ay walang kalagyan sa sayang nararamdaman niya nang sa wakas ay dininig na ng Diyos ang panalangin nilang mag-asawa na sana'y magkaroon na sila ng supling. Nang makauwi si Leon sa bahay nila, ay nagtataka siya kung bakit may cake sa mesa nila na wala namang okasyon sa araw na iyon dahil hindi pa naman nila birthday. Nang pumasok ang asawa niya sa kusina, ay kaagad na inayos nito ang mesa para sa kanilang dalawa. Mahal, anong meron? Ba't may cake? At ang dami mong ulam na niluto. Tanong ni Leon sa asawa. Ngumiti lang si Luisa at pinaupo ang asawa niya sa upuan. Magse-celebrate tayo. Magse-celebrate? Bakit? Tanong niya ulit sa asawa niya. Kinuha ni Luisa ang piti na inilagay niya sa bulsa at ibinigay kay Leon. Nagtataka namang tumingin si Leon kay Luisa pero nilitian lang siya ng asawa niya. Nang maproseso sa utak ni Leon ang gustong iparating ng asawa niya sa kanya, ay bigla nilang itong napatayo at niyakap niya ang asawa niyang nakangiti sa kanya. Really, mahal? Are you sure? Magiging daddy na ako? Baka sa boses nito ang saya. Oh, mahal, magiging daddy ka na. Magkaka-baby na tayo. Nakangiting sabi ni Luisa sa asawa niya. Kaagad naman siyang siniil ni Leon ng halik na malugod naman niyang tinugon. Mula nang malaman ni Leon na buntis si Luisa, ay mas inagahan pa niya ang pag-uwi niya. Pag wala siyang trabaho ay diretso na siyang umuwi para maalagaan ang asawa niya. Pre, maaga pa naman ah. Sama ka muna sa amin. Yaya ni Ramil sa kanya. Pasensya na pre. Buntis kasi si Mrs. Kaya kailangan kong umuwi kagad para pag may gusto siyang ipabili ay may mauutusan siya. Paliwanag ni Leon sa kaibigan niya. Ganun ba pre? Swerte mo naman magkakaanak ka na. Ako kasi hanggang ngayon wala pa rin kaming mabuo ni Mrs. Kaya kung mga anak ng asawa mo, ninong ako ah. Sure pare, bakit naman hindi? O paano, mauna na ako ah. Nakangiting tumangulang si Ramil habang nakatingin sa papalayo niyang kaibigan. Mahal, nandito na ako. Yuhu! Tawag niya sa kanyang asawa pero nakailang tawag na siya ay wala pa rin sumasagot sa kanya. Kaya dali-dali siyang pumanhik sa taas at hinanap ang asawa niya. Pero wala pa rin ito. Nang buksan niya ang CR ay nabuhayan ang loob sa Leon nang makita ang asawang nagtatakang nakatingin sa kanya. Mahal, andito ka na pala. Anong nangyari? Nagtatakang tanong nito sa kanya. Wala mahal. Akala ko kasi kung nasan ka na. Kinabahan tuloy ako. Nakangiti namang nakatingin si Luisa sa asawa niya. Hindi naman kita iiwan kung yan ang iniisip mo. Natatawa niyang sabi rito. Napangiti na lang din si Leon na nakatingin sa asawa niya. Mabilis na lumipas ang panahon. Malaki na ang tiyan ni Luisa. At dahil wala itong kasama sa bahay ay huminto muna si Leon sa trabaho niya
para mabantayan ang asawa niya. Pumayag naman ang kumpanya na pinagtatrabahuhan niya. Basta't pag may importante at kailangan siya, ipapasok siya sa trabaho. Pumayag na lang siya dahil may sasahurin pa rin naman siya. Hindi naman sila kinakapos ng pera dahil may sari-sari store naman sila na pwede nilang mapagkuna ng pagkain at panggastos nila. Pero para sa kanya, hindi sapat yun. Lalo pat magkakaanak na sila. Pangarap kasi nilang mag-asawa na mapag-aral sa mamahaling paaralan ng anak nila. Kaya ngayon pa lang ay pinaghahandaan na niya ito. Aminado naman si Leo na gusto niyang bumalik sa dati niyang buhay para mas mabigyan niya ng magandang kinabukasan ng anak niya. Pero inaalala niya, baka mapanong mag-ina niya kung babalik sila. Kaya pinagpaliban niya muna ang plano niya. Hahayaan niya muna ang mga nakang asawa niya bago sila umuwi sa kanila para ipakilala ito sa magulang niya at para mapakasalan niya sa simbahan ng asawa niya. Dumating ang buwan ng mga anak na si Luisa. Hindi mapakaling pabalik-balik si Leon sa kinatatayuan niya ng mga oras na yon. Nasa loob kasi ng delivery room ang asawa niya. Lihim siyang nananalangin na sana ligtas ang mag-ina niya. Nang lumabas ang doktor ay kaagad itong sinalubong ni Leon. Dok, kamusta pong asawa at anak ko? Tanong kagad niya dito nang makalapit siya sa doktor. Okay na siya, Mr. Guzman. Normal ang delivery niya. At congratulations, lalaki ang anak mo. Nakangiting sabi ng doktor kay Leon. Maiwan na muna kita at may iba pa akong pasyente na aasikasuhin. Sabi ng doktor kay Leon. Sige po, Dok. Salamat ulit. Ngumiti lang ang doktor at umalis na ito. Masayang pinagmamasdan ni Leon ang natutulog na anak habang nasa bisig niya. Napaka-cute nito at manang-manas sa kanya ang kanilang anak. Hindi niya inakala na darating ang panahon na magiging daddy siya. Kaya sobra-sobrang saya niya nang masilayan niya ang kanyang supling. Nang magising si Luisa, ay ang asawa at anak niya kagad ang hinahanap niya. Nakangiti namang nilapitan ni Leon ang asawa nang makitang gising na ito. Kamusta ang pakiramdam mo, mahal? Masuyong tanong ni Leon kay Luisa. Okay naman ako, mahal. Medyo masakit pang tahi ko pero kaya naman. Sagot nito sa asawa niya. Hinaplos ni Leon ang buhok ng asawa at masuyo niya itong hinalikan sa labi. Salamat, mahal. Sobrang saya ko ngayon. Mahal na mahal ko kayo ng anak natin. Mahal na mahal ko rin kayo ng anak natin, mahal. Nangihina pang sabi ni Luisa. Napangiti naman si Leon na hinahaplos ang mukha ng asawa niya. Ilang araw lang itinagal ni Luisa sa ospital at nakauwi na rin siya. Kasalukuyan na siyang nagpapahinga sa kwarto nila. Mahal, gumising ka na. May niluto akong nilaga para sa'yo. Pagising ni Leon sa asawa niyang natutulog. Pag-ungol nito. Gumising ka na para pag dumedes si baby ay may malasahan siyang masarap. Malambing na sabi ni Leon sa asawa niya. Nakangiti namang bumangon si Luisa mula sa kama. Nag-abala ka pa, mahal. Di ba may pasok ka ngayon? Oo, pero uunahin ko muna kayo ng anak ko. Naihanda ko na rin ang pampaligo mo. Salamat, mahal. Huwag ka na magpasalamat dahil trabaho ko ang alagaan kayo ng anak ko. At hindi ako mapapagod sa kakaalaga sa inyo ni Baby Cyrus. Sobrang nagpapasalamat si Luisa na si Leon ang maging asawa niya. At nasabi niya sa kanyang sarili na hindi siya nagkamali na si Leon ang pinili niya. Nagdaan ang mga araw, naging mga buwan at naging taon. Tuluyan ang nakatayo sa sarili nilang mga paa sila Luis at Leon. Lumago ang negosyo nila at unti-unti nang nakamit ni Luis at Leon ang pangarap nilang dalawa. Habang ang anak naman nila ay malaki na rin at nag-aaral na ito. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Masayang hinipan ni Cyrus ang kandila ng cake. Tapos ay nagpalakpakan ang mga bisita nila sa ikalimang kaarawan ni Cyrus. Sorry, I'm late. Sabi ng anak ng amo ni Leon na si Cindy. Kaya sa kanya natuon ang tingin ng mga bisita. Matamis na ngiti ang iginawad ni Cindy kay Cyrus at binati ito. Unang pagkakataon na nakita niya ang anak ni Leon kaya todo effort siya. Pati na sa regalo nito sa kanyang inaanak. Kinuha kasi ni Leon si Cindy na ninang ng anak niya kahit nasa ibang bansa ito. Naku, totoo palang gwapo ng inaanak ko. Sabay pisil sa pisngi ni Cyrus na ikinasimangot ni Cyrus.
Nagtawa na naman ang lahat na nakakita sa pagsimangot ng bata. Ang pinakaayaw kasi nito yung pinipisil yung pisingi niya. Habang si Cindy ay panayang tawa niya sa napaka-cute na reaksyon ni Cyrus. Pero biglang nawala ang ngiti ni Cindy nang makita niya ang babaeng papalapit sa kinaroroonan nila. At may dala itong dalawang pitchel ng juice. Dahil nasa dala ang tingin ay hindi kaagad napansin ni Luisa ang gulat na reaksyon ni Cindy nang makilala siya nito. Oh my goodness! Paano nangyaring siyang asawa ni Leon? Shucks! Mahinang mura ni Cindy sa isipan niya. Kung nagulat si Cindy nang makita si Luisa, ay mas nagulat si Luisa nang makita ang babaeng nasa harapan niya habang nakatingin sa kanya. Cindy, ikaw ba talaga yan? Gulat na tanong ni Luisa kay Cindy. Nag-flip hair naman si Cindy sa harapan ni Luisa at tinaraya nito ang kausap. Sino pa ba sa tingin mo ang kausap mo, ha? Mataray na sagot nito. Si Leon na naguguluhan sa dalawa ay hindi na nakatiis. Lumapit ito at hinapit sa bewang ang asawa. Mahal, magkakilala pala kayo ni Ma'am Cindy? Tanong kagad ni Leon sa asawa niya. Of course, Leon. At hindi lang basta magkakilala dahil magpinsan kaming buo ni Luisa. Tila tinakasan naman ang dugo si Leon nang marinig ang sinabi ni Cindy. Nanlamig siya saglit nang malaman ang totoo. Ah, ang liit talaga ng mundo, no? At dito pa kayo nagkita. Iba talaga maglaro ang tadhana. Akalain mong magpinsan pala kayo? Oo. At alam mo bang hanggang ngayon hinahanap pa rin kayo nila tito at tita? My gosh! Kung alam ko lang na nandito lang pala kayo, matagal ko na sana kayong sinumbong. At kung alam ko lang na ikaw palang lalaking katana ni Luisa, naku, ewan ko na lang sa inyong dalawa. Ngumiti lang si Luisa at Leon dahil matagal na pala nilang pinaghandaan ang pagbalik nila sa kanilang pamilya. Cindy, pwede bang huwag mo na muna tong sabihin kila Mami at Daddy? Kami na lang ang magsasabi sa kanila. Pakiusap ni Luisa sa pinsan niya. Naku, kung hindi lang dahil sa inaanak ko na pamangkin ko, ewan ko lang kung pagbigyan ko ba kayong dalawa. Kagigil kayo ha? Naiinis na sabi ni Cindy. Napangiti si Luisa sa sinabi nito. Alam niya kasi ang ugali ng pinsan. Alam niyang mabait ito. Kaya alam niyang hindi sila pangungunahan ito. Matapos ang tagpong yun, ay hindi nagtagal at nag-impake ang mag-asawa. Nakapag-desisyon na sila na haharapin na nila ang kanilang mga magulang, alang-alang sa kanilang anak. Ready ka na ba? Tanong ni Leon sa asawa niya. Ready na ako, mahal. Medyo kinakabahan pa rin ako pero okay lang. Normal lang siguro to dahil ngayon lang ulit tayo magpapakita sa kanila. Don't worry, nandito lang naman ako. Hindi kita pababayaan. Hindi ko kayo pababayaan ang anak natin. Nakangiting tumango naman si Luisa sa asawa niya. Salamat, mahal. Tayo na at baka kanina pa naghihintay si Cyrus sa atin sa labas. Sabay nang lumabas ang dalawa sa bahay. Ma'am, bakit pong tagal nyo? Kanina pa kami ni Yaya dito sa labas. Reklamo ni Cyrus sa kanyang ina. Kung gaano ka-excited si Luisa na makitang magulang niya, ganun din ka-excited ang anak nila kaya mas nauna pa ito sa kanilang sasakyan. Gulat ang makikita sa mukha ng mga magulang ni Leon nang makita siya ng mga ito. Agad na niyakap si Leon ang ina niya ng mahigpit habang humagulgul na ito sa balikat niya. Agad namang pinatahan ni Leon ang ina na walang tigil sa pag-iyak. Diyos ko, saan ka ba nanggaling ha? Sobrang namimiss na kita anak. Hindi mo ba alam na sobrang nag-alala ko sa'yo? Kami ng daddy mo. Umiiyak na sabi ng ina ni Leon sa kanya. Namiss din kita ma'am, kayo ni daddy. Nang bumaling ang tingin ni Leon sa ama niya, ay sayang makikita sa mga mata nito. Namiss kita, dad. Nakangiti habang yakap din niya ang ama. Gumanti ng yakap si Eduardo sa anak niya. Sobrang namiss din niya ito. Sa 5 taon na hindi niya ito nakita, ay labis-labis na pangungulilang naramdaman niya, lalo na ang asawa niya. Naisip nilang pabayaan na lang ito sa gusto niya, huwag lang itong mawala ulit sa kanila. Tama na't nagkamali sila noon at itatama na nila ito ngayon. Nasaan pa lang asawa mo? Bakit hindi mo naman isinama para naman makilala namin siya ng daddy mo? Tanong ni Ana sa anak niya. Don't worry mom, makikilala niyo rin po siya. Sa ngayon, hinayaan ko munang makauwi siya sa kanila para masolo rin siya ng magulang niya. Alam kong katulad niyo ay nangungulila na rin ang magulang ng asawa ko sa kanya.
Mahabang sagot ni Leon sa kanyang ina. At bago ko po pala makalimutan, may apo na po kayo sa akin. Nakangiting sabi ni Leon. Kaya ang ina niya ay agad na patayo sa kinauupuan nito. Oh my goodness! Are you serious, Cleon? Sabay na sabi ng kanyang magulang. Of course, ma'am. I'm serious. I have a son and he looks so much like me when I was young. Nakangiting sabi ni Leon sa magulang niya. Makikita naman sa mata ng dalawang matanda ang sobrang saya. Napayakap na lang si Ana sa asawa dahil sa sobrang tuwa. Busy si Dolores sa kaka-cellphone niya nang may nag-doorbell. Dahil walang tao sa sala maliban sa kanya ay siya nang tumayo at nagbukas ang pinto. At halos lumuwa ang mata ni Dolores nang makitang nakatayo ang anak niya sa pinto. Luisa anak! Gulat ang reaksyon ni Dolores na nakatingin sa anak niyang nakatayo sa may pintuan nila. Nakangiting tumango naman si Luisa sa ina niya na kaagad siyang niyakap nito. Humagulgul si Dolores habang yakap si Luisa, habang si Franco ay namumula na ang mata na nakatingin sa mag-ina niya. Namiss ko po kayo, mommy. Hikbing sabi ni Luisa. Kami rin anak, miss na miss ka na namin. Umasok ka muna. Nang lumakad si Luisa, ay nakasunod lang sa kanyang anak niya na tahimik na nakikinig sa tatlo na nag-uusap. Matapos yakapin ni Luisa ang magulang niya, ay pinakilala na niya si Cyrus sa mga ito. Hindi makapaniwalang tumingin ang magulang ni Luisa sa batang ngayon ay nasa likod niya. Nagtatago ito dahil nahihiya kasi ito sa magulang ni Luisa. Baby, dito ka sa harap. Huwag kang mahiya sa kanila. Sila ang daddy at mami ko. Lolo at lolo mo sila. Malambing na sabi ni Luisa sa anak niya. Unti-unti namang lumabas si Cyrus mula sa likod ni Luisa at inutusan na magmano sa lolo at lola niya. Kaagad naman itong sinunod. Natutuwa naman siyang tumingin sa magulang niya na nakikipagkwentuhan sa anak nila na Leon. Lalo na ang ama niya. Nakahiga na si Luisa sa dating kama niya. Hindi pa rin siya makapaniwalang okay na sila ng magulang niya at tinanggap na ng mga ito na may asawa at anak na siya sa ibang lalaki. Habang nagmumuni-muni ay tumunog ang cellphone ni Luisa. Napangiti pa siya na makita kung sinong caller niya. Hello mahal? Sagot ni Luisa sa asawa niya. Mahal, okay lang ba kayo ni Cyrus? Hindi ba kayo sinaktan ng daddy mo? Sunod-sunod na tanong ni Leon sa asawa niya. Okay lang kami mahal, huwag kang mag-alala. Tanggap na nila daddy at mommy ang anak natin, pati ikaw. At gusto kang makausap ni daddy bukas, hindi ka ba busy? Tanong ni Luisa sa asawa niya. Sigurado ka ba mahal? Paninigurado ni Leon sa asawa niya. Oo mahal, gusto ka nilang makita at makausap. O sige, pupunta kami dyan bukas kasama kong magulang ko. Gusto ka rin nilang makilala at syempre ang apo nila. Namimiss na kita mahal ko. Talaga? Ngayon lang tayo naghiwalay ng bahay tapos namimiss mo na kagad kami. Araw-araw naman kitang namimiss eh, kayo ni Cyrus. Malungkot na sabi ni Leon. Namimiss ka na rin namin ni Cyrus mahal. Malambing na sabi ni Luisa kay Leon. I love you, Mrs. Guzman. I love you too mahal ko. Nakangiting sabi ni Luisa. Kahit nasa kabilang linya lang sila nag-uusap ay alam ni Leon na nakangiti ngayon ang asawa niya. Good night. Good night mahal. Patayin mo na. Utos ni Leon sa asawa niya. Ikaw nang pumatay, ikaw ang tumawag eh. Pero sabi nila ladies first daw kaya sige na, ikaw na. Walang nagawa si Luisa kung di ang patayin na lang ang tawag ng asawa niya. Matapos mag-usap ang dalawa ay kaagad nang natulog si Luisa na may ngiti sa labi. Hindi na siya nag-abala pang kunin ang anak niya sa magulang niya dahil gusto rin naman ni Cyrus na doon matulog, katabi ang lolo at lola niya. Mabilis lang na nagpalagayan ng loob ni Cyrus ang lolo at lola niya, kaya pinabayaan na lang niya ang anak niya kahit hindi siya sanay na wala ito sa tabi niya. Kinabukasan ay maagang naghanda ang magulang ni Leon, pati na rin si Leon. Isang araw pa lang na hindi niya nakikita ang asawa at anak niya ay para na itong isang taon sa kanya. Si Leon na ang nag-drive habang nasa backseat ang magulang niya. Mabilis lang naman silang nakarating sa village kung saan sila Luisa nakatira. Habang papalapit sa bahay nila Luisa, ay hindi maiwasan ni Ana na magtaka kung bakit doon sila pumunta.
Kahit ang asawang si Edgardo ay nagtataka na rin. Nagkatinginan ng mag-asawa habang papalapit sa bahay ng mga Villamore. At nasagot ang tanong nila nang huminto ang sasakyan nila sa tapat ng bahay ng mga Villamore. Gustong magtanong ni Ana sa anak pero pinigilan siya ni Edgardo. Huwag mo na muna siyang tanungin. Alam kong parehas tayo ng hinala kaya manahimik ka na lang muna dyan. Mahinang sabi ni Edgardo sa kanyang asawa. Nakaupo na sa sala ang mag-asawang Villamore habang hinihintay ang bisita nila. Pero nang pumasok si Ana at Edgardo ay nagtataka na si Franco at Dolores sa mga ito habang si Edgardo ay natatawa na. So, kayo pala ang magulang ng babaeng tinana ni Leon. Diretsyong sabi ni Edgardo. Nagtataka naman si Franco at Dolores sa nalaman nila. Anak niyo ang kasama ni Luisa? Gulat na tanong ni Dolores. Nakakatawa, hindi ba? Hindi lang kayong nagulat. Pati kami gulat na gulat din sa nangyayari. Akalain mo yun? Galit na galit tayo sa kanila tapos ang ending, sila lang palang magkasama. Sabi pa ni Ana. Eh hindi na pala natin kailangan pang mag-usap ng masinsinan dahil bata pa lang sila itinakda na natin silang dalawa at nangyari na nga. Sabi ni Edgardo. Natuon ang atensyon nila sa tatlong tao na bumaba sa hagdan habang magkakahawak kamay. Naiiling na lang si Franco sa mga nangyayari. Ang buong akala nila ay ibang lalaki ang katana ng anak niya. Yun pala, ay ang nakatakda lang palang maging asawa ng anak niya ang kasama nito. Tulad ng magulang nila, ay gulat din si Luis at Leon sa nalaman nila. Kung maaga sigurong naipakilala ni Annette Edgardo si Leon ay hindi siguro humantong sa ganun ang mga anak nila. Matapos magkaliwanagan, ay plinano na ng magulang nila ang kasal ni Leon at Luisa. Kahit nakasal na sila sa judge ay pumayag pa rin si Leon at Luisa na ikasal ulit. Dahil iyon naman talaga ang plano niya noon pa man, ang madala sa altar ang asawa niya. Masaya naman si Luisa sa kinahinatnan na ng pag-uwi nila. Gusto niyang tawanan ang sarili niya dahil sa kagagahan niya. Nagpatanan pa siya tapos malalaman niyang ang lalaki pala na gusto niya ay siya rin lalaki na naka-arrange sa kanya mula noong bata pa lang siya. Tatlong buwan lang ang itinagal ay tuluyan ang ikinasal sa Leon at Luisa. Nandoon din ang pinsan niyang si Cindy na siyang naging bridesmaid niya at masayang masaya ito para sa kanya. Anong iniisip ng mahal ko? Malambing na tanong ni Leon sa asawa na ngayon ay nakaupo sa may terrace nila. Wala. Naisip ko lang yung naging buhay natin doon sa pinagtaguan natin dati. Nakangiting sabi ni Luisa. Iba talaga maglaro ang tadhana, no? Kung hindi natin yung ginawa, mas okay sana yung buhay natin. Pero hindi naman ako nagsisisi na ginawa natin yun. Dahil doon, nabuo natin si Cyrus. Nakangiting sabi ni Luisa. Gusto mo ba doon natin buuin ang magiging prinsesa natin? Natatawang sabi ni Leon sa asawa. Sira, ang layo nun oh. Pero pwede naman tayong pumunta doon, diba? Oo naman, pupunta tayo doon. Gagawa tayo ng magagandang alaala doon kasamang mga anak natin. Malambing na sabi ni Leon sa asawa. Yumakap lang si Luisa sa asawa niya. Pagkatapos ay pinataka niya ang labi nito ng halik. Hanggang sa pareho na silang nawala sa sarili at parehong pinagsaluhan ang init ng kanilang pagmamahalan. Sa pagdaan ng mga araw ay palaging busy si Leon. Ganoon din si Luisa. Habang ang anak naman nila ay ang mga lolo at lola nito ang nag-aalaga. Lumipas pa ang mga araw at naging buwan. Habang nasa kotse ay bigla nilang natakam si Luisa nang makita niya ang manggang binabalatan. Mahal, huminto ka nga muna. Gusto kong bumili noon. Turo niya sa manggang binalatan na. Agad namang napatingin si Leon sa itinuturo ng asawa niya. Mangga? Oo, gusto ko na mangga. Sige na please. Nagpapaawa pa siya sa kanyang asawa. Agad namang kumunot ang noon ni Leon na nakatingin sa asawa niya. Ngayon ka lang kumain yan. Ang alam ko, hindi ka naman kumakain yan, di ba? Hindi na pinapansin pa ni Luisa ang asawa niya. Bumaba na siya ng sasakyan at bumili ng mangga. Magkano pong isa manang? Magalang niyang tanong sa matanda. 50 ng isa niyan, iha. Ilan bang sayo? Pabili po ako ng 3. Pakilagyan na lang din po ng bagoong tsaka pabili po ng 2 kilo dyan sa mga hindi pa nababalatan. Magkano po bang kilo niyan? 40 ang kilo niyan, iha. Sige po manang, 2 kilo po dyan. Eto po bayad, keep the change na lang po. Naku, salamat iha.
Ngumiti lang si Luis at bumalik na sa kotse. Ang dami niyan. Kaya mo bang ubusin yan? Sita ni Leon sa asawa niya. Bakit mahal? Manghihingi ka ba? Hindi ako mamimigay sa akin lang to, kaya wag kang ano dyan. Kaya kong ubusin lahat ng to. Turo niya sa binili niyang mangga. Naiiling nilang si Leon na nakatingin sa asawa niya. Pero bigla rin siyang huminto nang may maalala siya. Mahal? Hmm? Nadatnan ka na ba ngayong buwan? Hindi pa. Kaagad na sagot ni Luisa. Nanlaki naman kaagad ang mata niya nang may mapagtanto. Sigurado na ba yan? Magiging daddy na ako ulit? Nakangiting sabi ni Leon. I don't know. Siguro dahil wala naman akong dalaw ngayon. Sabi niya sa asawa niya. At dahil excited silang malaman ng totoo ay dumaan na muna sila sa Mercury para bumili ng pregnancy test. Pag-uwi nila sa kanilang bahay ay kaagad na dumiretso si Luisa sa banyo para gamitin ang pregnancy test. Ilang minuto pang lumipas, lumabas ng banyo si Luisa dala ang pregnancy test. Mahal, ano, positive ba? Excited na tanong niya sa asawa. Nang tumango si Luisa ay napatalon sa sobrang saya si Leon at kaagad na binuhat niya ang asawa niya at iniikot-ikot ito. Natatawa namang kumapit si Luisa sa batok ng asawa niya. Mahal, maraming salamat. Sobrang saya ko ngayon. Iingatan at aalagaan ko kayo ng mga anak natin. Mahal na mahal kita. Mahal din kita, Leon ko. Mabilis lang na dumaan ang mga araw at naging mga buwan. Kabuwanan na ni Luisa habang paika-ika na naglalakad papunta sa garden. Bigla na lang siyang napaaray at napahawak sa bewang niya. Aray! Aray naman! Daing ni Luisa nang may pumutok sa mahita niya. Kaagad na sumigaw siya dahilan para mapatakbo mula sa loob si Leon. Mahal, ano nangyari? May masakit ba sa'yo? Nag-aalala lang tanong ng asawa niya. Mommy, are you okay? What happened po? Bakit ka po sumisigaw? Tanong ng anak niya. Ano sa tingin mo anak? Mukha ba akong okay? Kumilos na kayo, pumutok na yung panubigan ko, ano ba? Mabuti na lang at mabilis kumilos ang driver nila at mabilis na nakuha ang sasakyan. Isakay niyo na po siya. Mabilis na kumilos si Leon. Binuhat na niya ang asawa at sumakay na rin siya. Baby, maiwan ka lang muna dito ha. Sumunod na lang kayo ni Lola at Lola mo sa ospital. Hindi nakasagot ang bata nang mabilis nang umalis ang sasakyan. Kaagad namang inasikaso si Luisa ng mga doktor. Habang si Leon ay nagpalakad-lakad lang sa labas ng delivery room. Dumating na rin ang dad. Nagsilang ng babaeng sanggol si Luisa at pinangalanan nila itong Syra. Naging masaya ang buhay ng mag-asawa kasama mga anak nila. Sabi nga ng iba, mapaglaro ang tadhana. Dahil sa nangyari sa buhay nila na hindi naman nila pinagsisisihan at masaya silang namuhay kasamang dalawang supling nila. Ang cute ng baby girl natin, manang-mana kay mami. Nakangiting sabi ni Luisa habang kalaw ang anak niya. Kaya patay na patay ang daddy kay mami, baby, dahil ang ganda ng mami mo. At soon, ikaw naman ang hahabulin ng mga lalaki para makuha lang ang pagmamahal mo. Ganon din ang kuya mo, mahal na mahal ko kayo at wala na akong mahihiling pang iba. Kontento na ako na meron akong kayo. Wakas.